Okay, isang mapagpalang araw ulit sa atin mga boss at welcome ulit sa ating maliit na channel. Okay mga boss, ngayong araw meron tayong kliyente. Pajero, parang mga 97, 96 model, no? Naka-offroad siya mga boss, medyo naka-setup ng konti na pang bundok. Okay, ang issue nito mga boss ay pagka nakahinto, wala na rin masyadong lamig. Pag tumatakbo na lang na matulin, saka rin nagre-response yung lamig. Okay, nilagyan natin to ng read ng gauges mga boss para makuha natin ng reading. Ang nakita natin sa kanya mga boss, 70 lampas na, gumagalaw pa yung kamay ng ating gauge. Low side natin, sa 100 plus lang. So masyadong mababa na, may problema na yung compressor natin, no? Tapos, ang nakalagay daw dito mga boss ay 17C. Okay, malakas ang power ng 17C, pero ang urig nito, ang nakalagay lang, 15C. So ngayon, ang gagawin natin mga boss, babalik natin sa 15C, tapos kailangan nating malinis ng maayos yung kanyang condenser. Tapos yung auxiliary pan niya mga boss, mahina eh. Eto kagaya ngayon, parang hindi naman siya gumagana. No? So, problema yan pagka ganyan, na hindi gumagana. Pacheck nga muna natin to. Tingnan mo bakit di gumagana. Kanina gumagana pa eh. Tingnan mo kung may kuryente. Okay, mga boss, yan yung isang nagiging problema. Mahina yung pan o tumigil yung pan, isa rin sa mga kaproblema kay compressor. Tapos, syempre, 17C siya, mas malakas siya ang power niya kumpara sa 15C. Tapos, titigilan ka ng pan, eh, problema yan. May isa yung condenser sa ilalim, mga boss. Itong sub niya, meron din siyang auxiliary pan. Ito gumagana yung nasa ilalim. No? Okay, may power. Lipat na sa kabila. Okay, talagang sira na yung pan. Meron siyang positive negative. So isa talaga yan sa problema niya. Pero nag-advise ako dyan mga boss na magpalit kami ng high speed. O yun, gumana siya oh. Magpalit kami ng mas malakyas o mas malaki na pinakampan, no? Kaya yun ang gagawin natin dito mga boss. Palit tayo ng compressor, ipa-plus natin yung system, magpapalit tayo ng pinakamalaki na auxiliary pan. Itong harapan, itong nasa sub, i-check din natin ito mga boss. Papalitan din natin yan pagka may problema yan. Okay, tapos evaporator niya mga boss sa likod. Hindi ko pa nakikita yung harap. Pero yung evaporator niya sa likod may konting yupi-yupi na. Pero titignan na natin yan kung kaya pa natin suklayin yan para maibalik natin yung mga pagitan sa tama, no? Para hindi muna naman siya magpalit ng evaporator. Okay, at ang kliyente natin mga boss galing pa to ng Bulacan. Okay, dinayo para tayo dito para lang masubukan yung ating trabaho kung okay ba o hindi. Pero syempre, hindi natin papabayaan yan mga boss na pupunta rito, dadayo pa at aalis ng hindi maganda ang magiging lamig, no? So, sisiguraduhin natin at ipapangako natin na kaya natin yung palamigin na mas malamig. Okay, so kasama natin sa panalangin kasi bilang technician, syempre tao tayo. So, pero syempre, pinakamaganda mga boss pagka tayo ay nagkatrabaho, no? Sumangguni muna tayo sa taas, no? Yun yung pinakamabisa at pinaka-effective sa lahat o anuman larangan ng ating ginagawa, no? Humingi tayo ng konting karunungan para magawa natin yung mga bagay-bagay na tama sa ating ginagawa. Okay? Salamat at yun. Hintayin natin to mga boss kung ano yung mangyayari dito sa Pajero ni Bossing na galing pa ng Bulacan. Okay? Okay, evaporator sa harap mga boss, na pull out na natin. Mukhang bagong palit siya mga boss at meron siyang laminated na evaporator. So, ang urig naman talaga nitong mga Pajero mga boss, laminated na talaga yan. Pero may lumalabas pa rin na serpentine. Pero to mukhang bagong palit nila, no? Thermostat nang hindi na urig.
So na-convert na ng rotary. Bagong reform na rin yung pagitan. So okay yan. Medyo manipis lang yung nagamit. Ayun, mukhang bago to. Pero kailangan nating i-flashing yan. So kailangan nating tanggalin lahat ng lumang langis sa loob. Okay. Okay, itong radiator mga boss, ipapa-pull out din natin to. Para masilip natin na maganda at saka ma-bomba na natin ng tubig yan kung may mga bara-bara. Pero sisilipin natin na maayos dahil hindi naman tayo radiator repair shop. So kung meron ako makikitang hindi maganda, ipapa-advise natin yan na pa-overhaul na lang. Pero sisilipin muna natin yan mga boss kung talagang kailangan. Kasi kasama sa ating pagpapalamig ng aircon mga boss, itong radiator. So pagka meron siyang mainit na temperatura, hindi man mabasa agad ng ating panel gauge sa loob o yung ating temperature gauge sa loob, pero yung aircon natin medyo mas mataas na ang temperatura niya. Kaya itong radiator, makikinakasama natin yan sa pagpapalamig o sa matinong lamig ng ating aircon kung nasa tamang kondisyon. Kaya kailangan natin i-check yan, no? Kaya kailangan natin i-pull out. Okay, pati filter dryer niya mga boss, sobrang tuyot na rin. Tuyot na na black oil na. Sobrado na rin to. Kaya talaga hindi lalamig to. Pagka mga nasa 3000 RPM na lang at tumatakbo, kaya lumalamig ng konti. Pero pag naka-idle lang, wala nang lamig. Yung condenser nito mga boss, hindi muna natin siya papapalitan. Pero sisilipin namin yan pagka na-pull out natin kung gaano ba kadumi yung ilalabas niya. Kasi minsan, kagaya ng sinasabi ko, kahit na i-flashing mo na yan, kung may mga butas pa rin na hindi nadaanan ng ating pang-flashing dahil sa sobrang tigas na nakabara sa loob, hindi natin matatanggal yon. Kaya kailangan medyo mas maganda yung ating magiging procedure dyan para sa ganun hindi muna tayo makapagpalit ng condenser, no? Pwede naman nating i-advise na magpalit tayo ng laminated, pero ang sa akin kasi, ang gusto ko kung makukuha natin ng urig pa at mapapalamig naman natin siya, mas maganda kung mapapalamig mo siya nang wala ka namang pinalitan na bagong pyesa. Kumaga parang ni-remodel mo lang yung loob, nilinis mo lang na maayos. Okay? Okay mga boss, in-advise din natin kay sir o kay bossing na pa-overhaul yung radiator natin. No, kasi yung loob ang kapal na ng ano, ang kapal na ng kalawang. So pwede rin yan pagmula ng ating high pressure. Tapos etong mga pagitan niya medyo lumabas na rin. Pero tatanong natin sa radiator repair shop kung goods pa ba yan. At itong mga yupi-yupi, hanggat maaari, masuklay natin, no? Para yung hangin hindi ma-block. So dadali natin to sa repair shop para pa-check natin, pa-overhaul na natin to. Malaking bagay sa aircon to eh. Okay.
Okay mga boss, sobrang itim ng kanyang linya, no? Kaya hindi tumitino yung kanyang aircon o lagi nasisira yung compressor niya dahil sa laman sa loob na ganito. Kailangan nating malinis sa maayos to. Okay? Hindi kasi makukuha mga boss ng 1-for-1 bilang yung black oil na ganun, no? Ang gagawin muna natin, lagyan natin ito, tapos titirahin natin ng lay yung loob ng ating condenser mga boss. Kaya natin nilalagyan muna nitong 1-for-1 bin natin para matanggal natin yung mga langis-langis. Kasi pagka may langis sa loob, hindi makukuha ng ating lay sa panglinis yun eh. So tutuyuin muna natin yung loob, saka natin babakbakin yung mga itim-itim na yun para matanggal natin yan. Hindi kasi uobra pag merong naiwan dyan na ganyan. Medyo matrabaho lang to, pero yun yung pinakang maganda para dyan kung hindi tayo magpapalit ng panibago. Ayun yung lumalabas sa loob. So pag hindi mo natanggal yan, bilang kalot ng mga 3 buwan, 4 buwan, sira compressor niya. Okay, yun ang pinakang gagawin natin na maayos dito. Maiflashing ng tama. Mga boss, nagtimpla tayo ng lay. Lalagyan natin sa loob to. Ayan na siya. Okay mga boss, pinapasukan natin yung kanyang dumi, no? Ilalagyan natin siya ng lay sa loob para mailabas niya yung mga dumi-dumi niya sa loob. Babakbakin natin yan. Ngayon, titingnan naman natin yung tibay ng kanyang condenser. Kung gano'ng katibay pa yan. Okay mga boss, dahil nalinis na natin siya nung ating unang step, nung ating pamplashing na lay, tirahin na natin nung ating final mga boss na 1-for-1B. Okay, yan na yung pinakang pampinal natin. Pero check din natin kung anong lalabas niya, kung wala bang black oil o wala bang halong dumi ulit. Okay. Okay. Malinaw na malinaw, parang hinebra ang hari. Eh, kasama ng hinebra. Okay mga boss, yun lang medyo may problema tayo, no? Kasi sa sobrang luma na rin ng kanyang condenser,
Tapos yung pinakang lagay niya mga boss ng bracket, kinain ng corrosion, no? So may leak siya ngayon dyan. Titingnan natin ngayon kung pagka nahinang natin, kung walang lalabas na iba sa katawan. So pagka meron, yun ang magiging problema natin kay condenser niya. So kasi kaya natin hindi in-advise na magpalit muna, kasi gusto nating wag muna siyang gumastos ng malaki. Hanggat kaya natin na ayusin nang wala siyang papalitan ng ibang pyesa, yun yung ginagawa natin dito sa shop mga boss. Pero kung hihingin talaga ng pagkakataon, eh wala tayong magagawa dyan. I-advise natin na magpalit ng panibago. Pero syempre, mas maganda kung magagawa natin yan. So, subukan natin hinangin to. Okay, ventilation sa harapan mga boss. Itong blower housing natin, ano? Ginawa na nila, pinix na nila, no? So ibig sabihin, naka-sealed na to sa galing labas. So sa loob na lang lahat to. Ang problema mga boss, sinild mo yung galing sa labas, pero itong pump na to sira na. So hindi na nakapit yan doon sa kanyang butas sa labas, yung manggagaling sa labas. Yan na, may mga tae pa ng daga, oh. Okay? So useless din yung pagkaka fix nila rito. Ang intention nila para ito ay kaya nilagyan na nito na nilagyan ng cable tie, hindi na magalaw-galaw dun sa panel o nung gumagamit. Kasi nga naman minsan pag nagagalaw, nabubuksan to, nagkakaroon ng problema yung lamig. Humihigop yung blower motor natin galing labas. Kaya hindi ganun kaganda lamig na hinihigop ni blower motor. Kasi kung dito sa loob siya hihigop, siyempre lahat ng lamig na nagsi-circulate na nasa loob, medyo maganda na 'yon na higupin ni blower, makakadagdag sa lamig ngayon. Kaya ito sinira na nila. Pero ang gagawin natin, papatakpan na lang natin yung galing labas. Total nakasara na rin lang naman siya. So hindi na natin talaga papagamit 'yan. Para hindi na siya kumuha ng hangin galing sa labas. O yun lang naman, ilang naman nakita natin. So, linisin na lang pati blower motor. Okay. Okay mga boss, dahil second hand yung ating compressor, pinaka the best yung ating machi-check kung may leak o wala, no? Pero good naman tong ating nakuha. Pero syempre, kailangan natin i-double check kung may leak o wala. Kasi minsan, pag medyo matagal na itong naka-stop, itong mga pagitan na may mga o-ring, no? Diyan nagkakaroon ng problema yan. Pagka may mga corrosion ang nakaipit, diyan nagkakaroon ng leak. Kaya pinakang primary check-up bago natin ikabit, dapat nalileak test muna to. So good naman, check na lang natin mamaya kung anong performance meron to. Pero primary check-up na detect natin, wala siyang ingay sa loob, malakas naman ang bomba. So meron tayong mga base kung paano natin siya kuhain o paano tayo pumili ng surplus. So dumaan naman sa atin tong ano, medyo maliit na kaalaman, kaya good to. Okay? Okay mga boss, baka magtatanong kayo sa akin, bakit naka 17C na, pinalitan pa natin ng 15C. So 17C, mas malaki, mas malakas. Tama, okay? Kaso, ang problema mga boss, ang urig talaga ng ating Pajero, 15C. So, naka-design siya ng 15C. Ngayon, kung maglalaki ka ng compressor mga boss, dapat mag-adjust ka rin ng condenser.
So hindi pa pwede yung urig na condenser ang itatapat mo kay 17C, no? Kasi mas malakas ang power, kailangan yung tagasalo ng power mas maganda rin. Pero dahil hindi tayo nagpalit ng ating condenser o hindi tayo nag-upgrade ng condenser, kailangan ibalik natin yung ating original. So yun lang yun. Sa hindi tayo bumabali sa mga nag-install niyan, at sa sinasabi ko lagi, mas magagaling sila kaysa sa amin. Na bago kayo mag-convert o bago tayo mag-convert, dapat meron tayong basihan. So yun lang naman. Yun lang naman yung aking laging na experience sa ganyan, o yung aking karanasan sa ganyan. Kaya kung anong urig, wala nagbago, balik tayo sa urig. So titingnan natin mamaya kung anong speed nito, kung anong bomba meron to. Okay. Okay, pati yung kanyang discharge hose, mga boss, gumagalaw na rin. So mainam dito, palitan na lang panibago to. Pero tanong natin sa may-ari kung pwede naman niya paipit na lang. Pero ang problema kasi, pag inipit, baka itong ginamit na fittings sobrang lambot. Pag inipit pa, mayupi na lang gusto yung fittings. Pag nayupi na, wala na, magbabara na to. Masasakal na yan. Kaya pwedeng maka-epekto pa yan doon sa ating compressor. Baka makasira pa. Pero tanong natin sa kanya kung papapalitan niya. Okay? Okay, mga boss, itong kanyang auxiliary fan, i-convert natin siya ng mas malaking motor. Okay? Ito yung kanyang original. Okay? Malapad kung sa malapad. Pero ang problema, napakanipis niyan. So, hindi siya ganun kalakas ang RPM niyan. Ngayon, i-convert natin siya, mga boss, ng ganito kalaki. Okay? Ganyan naman katangkad siya. So, mas malakas ang RPM ito, mga boss. Apat din ang carbon nito sa loob. So, yan ang ilalagay natin sa kanya. Ngayon, ito yung housing niyan. So, yan yung pinakang housing niyan. Ang iupo natin dito sa ating bracket para hindi tayo magbago ng tornilyuhan natin dun, no? Sa kanyang original. So, nakat ko na to. Tcharan! Okay. Natanggal na natin yung mga boss. Ipapasok natin to rito. Yan ang ilalagay natin dyan. Ituturnilyo natin yan dyan. Siyempre, dapat matibay, no? So, yan ang pinakang nagiging remedyo ko, mga boss, kung gusto kong palakasin yung ating auxiliary fan. Hindi natin si makukuha sa ano to eh. Kahit lagyan ko to ng additional na relay o palakasin ko yung kuryente, hindi siya obra kasi mahina ang RPM nito. So, lalo na to, sira na to eh. Okay? So, yan ang kakabit natin, mga boss. Yan ang i-install ko dyan. Okay, mga boss, naikabit na natin yung ating auxiliary fan dun sa kanyang original na housing. Okay? So, ibig sabihin, mga boss, wala tayong nire-bracket dun sa kanyang body. So, okay to. Na-install natin tong aux fan niya sa kanyang housing. Okay? Okay na. Okay, testingin natin, mga boss, kung gano'ng kalakas tong ating pinagyayabang na fan. Okay. Wala sabit. Okay, okay. Kabit na, kabit. Okay, mga boss, nakapag-leak test na tayo. Nagba-vacuum na tayo ngayon at medyo inabot na kami ng gabi. Mga alas 6 na. So hindi na natin makikita ngayon yung high pressure kung meron o wala. Pero kagaya ng sinasabi ko, mag-guide tayo ng ating gauge kung gaano kataas yung low side at high side. Okay, nakakabit na rin yung ating pan. Kompleto na. Vacuum na lang tayo mga ilang minuto. Tapos reload ng freon. Okay. Okay, mga boss, problema tayo ngayon dahil gabi. Hindi natin makita yung tamang reading, no? Nakakuha tayo 35 PSI tapos 116 high side, low side 35. Ang nakuha niyang lamig, meron siyang digital din na pambasa, 9.5, 9.7. Sa atin mga ganun din. Naglalaro siya ron sa 9.5.
9.4, 9.6. Nga lang, medyo gabi na. Kaya hindi natin makuhaan ng talagang panlaban sa araw. Pero yung 9.5, palagay ko naman kahit araw to, may lamig to. Ayun lang mga boss, inabot na kami ng alas 7. Medyo matagal talaga yung ginawa natin sa pag-flushing, sa paglinis ng kanyang system. No, sana nakatulong tayo dito sa ating kliyente na galing pang Bulacan mga boss. Okay mga boss, natapos din kami. Anong oras na? Mga alas 7 lampas na mga boss. So medyo nagabihan kami. Ayun, nagpapasalamat lang kami sa may-ari nito mga boss. Dumayo pa sa atin para lang subukan tayo si Sir Ronnie. Ayun, salamat Sir Ronnie. So, sana nakatulong kami ano sa problema ng yung sasakyan. At yun, kung makikibalita tayo mga boss, kasi gabi na ngayon, kausapin natin si Sir Ronnie pagka araw para mabigyan tayo ng update kung effective ba yung ating ginawa doon sa kanyang aircon, no? Hindi tayo nag-convert ng condenser o nagpalit ng condenser, nililis lang natin lahat yung kanyang aircon system. Tapos yung auxiliary pan lang ang in-upgrade natin na mas malakas. Okay, yun. Maraming salamat ulit sa inyo mga boss at ingat pa rin lagi. God bless everyone lahat.